Paslit pa si Lolo Jose, may Durano nang nakaupo sa Danao City. 82 taong gulang na siya. 1934 nang mahalal na konsihal si Ramon Durano Sr. o mas kilala sa tawag na Mano Amon. Nako ato kay siya pa popular gi siya sa Danao. Giilagi siya nga siya ay andyan, tawag ta nga gitaho di siya sa taga Danao. No, maayo man. Ang pagduma din si Mano Durano, maayo. Tabang siya sa mga katawan ba? Negosyante si Mano Amon bago maging politiko. Dekada 50 nang itayo ni Mano Amon ang isang industrial complex. Semento at tubo ang pangunahing produkto nito. Mayroon din itong minahan, paper mill at iba pang pabrika. My memory of my grandfather, generous siya eh. And then yung pagkatao niya, he always wanted to do something. Okay. You know, na he was never satisfied kung ano na yung na-accomplish niya. So that's why even in his 70s, after all the businesses were there. Malaki ang naitulong ng negosyo ng mga Durano sa mga kababayan nila. So, tumitingkad yung ekonomiya, pero yung pinaka-leading personality ay si Manong Amon. And then, over the years, from the 50s, 60s, 70s, 80s, nag-i-evolve yung mga industry sa loob ng Danao City. Nagpo-provide sila ng mga services for the poor, nakikita naman yun. At saka mga iba pang public services that help not only Danao City but also the nearby municipalities covering District 5. Naging kongresista si Mano Amon ng 1st District na ngayon ay 5th District ng Cebu. Ang misis niyang si Beatriz ay naging mayor ng Danao noong 1955 hanggang 1971. Si Manong Amon Durano, nasubukan yung kanyang kagalingan dahil he was able to pour in a large number of voters in support for President Carlos P. Garcia. Hindi na bago sa pamilya Durano ang away politika. Noong 1988, kumandidato bilang alkalde ang padre de pamilya na si Mano Amon, habang ang pang-apat na anak naman niyang si Don ang tumakbong bise niya. Kalaban ni Mano Amon sa pagka-alkalde ang pang-anim niyang anak na si Deo. Nanalo si Mano Amon at si Don. Pagkatapos ng eleksyon, nagkaroon ng engkwentro ang magkapatid na Don at Deo. Paano po ba yung insidente? Para lang mailagay sa tama, ano yung nangyari? Sino yung bumaril at sino yung nabaril? Yun talaga yung peak ng family feud. Eh. That had nothing to do with politics. 1988, pumanaw si Mano Amon. It was more talaga of the issue of inheritance. Mana, as in property mana, physical division, I mean, paghati-hatian ng mana. Okay. Siguro doon yun na complicated kasi what I know, yung sa will ng grandfather ko, he left everything to my dad. Dahil paborito daw si Mayor Nito. My dad did not accept. He returned many of those that was willed to him sa yung mga common assets ngayon, yung common companies. Yun yung ng mga binalik niya, just to keep the peace. Sa alitan, sa loob ng pamilya, damay ang politika. Nang pumanaw si Mano Amon, humalili sa kanya ang anak na si Don. Mahigit isang dekadang naging alkalde ng Danao si Don. Ang kanyang pamangkin na si Boboy ang naging vice mayor. Nang matapos ang ikatlong termino ni Don noong 2001, sa halip na ang kanyang vice mayor na si Boboy ang iendorso bilang alkalde, pinili niyang patakbuhin ang anak na si Monching. Nilabanan nila si Nanito bilang mayor at tumakbo si Boy bilang vice mayor. Yung kaming mga Durano nasa politika, the only thing we have in common is our family name. Yung
yung ability to serve, yung sincerity to serve, yung kung ano yung vision. Iba-iba eh. Nanalo ang tambalang Nito at Boy sa politika noong 2001. Noong 2013 elections, bumalik ang suporta ni Boy sa kapatid niyang si Don para labanan ang mag-amang Nito at Red sa pagka-mayor at vice-mayor. Ang tandem ng mag-amang Nito at Red ang nanalo. Kayo ni Papa niyo, ni Red, at kayo laban kila Don at si Vice Mayor Boy, ganun ba yun? Ano ba, paano ba yun? At ano yung pagkakaiba-iba? Kasi sabi nila, talo-panalo, dahil magkabilang kampo Durano, panalo pa rin ang Durano. Hindi naman kami organized as a political group. Wala namang family council na magsabi na kung sino yung pwedeng tatakbo. Wala namang family guidelines kung napili ka, ano yung programa mo. No? So, wala. I mean, it's a democratic process. Sa ngayon, pangatlong henerasyon na ng pamilya Durano ang nasa pwesto. Tatlong dekada ng Durano ang nakaupo bilang kinatawan ng ikalimang distrito ng Cebu. Ang nangyari sa mga Durano, they limited themselves sa kanilang distrito. So sa paglaki ng pamilya, pagtanda ng mga second generation, third generation, kinukulang na yung posisyon sa pamahalaan kung saan sila pwede tumakbo. Halos tatlong dekada na ring hawak ng pamilya ang Danao City. Ang sabi naman ng ilan na ang problema naman daw sa political families, kayo po'y tinatawagin ng AIM, yung Asian Institute of Management, as fat political family, meaning sabay-sabay, maraming pwesto, galing sa isang angkan. Ang difficulty naman daw doon ay parang merong barrier o merong sagka na yung ibang tao na gustong mamuno ay hindi makasingit. Yung nakita ko, totoo, sa three generations, yung Durano, may political brand talaga, right? Pero yung political brand na yan is associated with service. No? May nakita naman akong mga old political families na nawala na sa politika. They were voted out by the people. That's right. Hindi bababa sa 20 Durano ang kasalukuyang nasa pwesto. Sa loob ng Cebu, masasabi mo, the most durable political institution ngayon ay yung Durano politics. Itong mas mga bata, sila ay gumagaling at gumagaling. At saka nakapaloob sila lagi sa tamang anggulo, tamang diskarte na nakukuha nila yung suporta ng mga mamamayan. Ang bunsong anak ni Mano Amo na si Nito ang kasalukuyang alkalde ng Danao City. Ang panganay niyang anak na si Red ang vice-alkalde, habang ang nakababata nitong kapatid na si Ace ang congressman ng 5th District. Vice-gobernador ng Danao si Agnes Almendras Magpale, apo ni Mano Amon. Si Peter John Durano Calderon at si Jude Durano Sibico na mga pamangkin naman ni Nito nakaupo sa sangguniang panlalawigan ng Cebu. Sa Samboan, Cebu, sina Raymond Durano Calderon at Emerito Durano Calderon ang mayor at vice mayor. Mayor naman ang Sugod, si Lisa Marie Durano Strigan, anak ni Deo Durano. Maging sa konseho at sa mga barangay, may mga Durano na nakaupo. Ngayon po'y hanggang barangay kapitan, may mga Durano at councilor o mga bukal. Di parang lumalalim din po yung family tradisyon na magpolitika? Ganun po ba yun? Yun yung conditioning sa amin. And na you have to earn it. You have to earn the privilege, right, to serve. Ang problema, ang sentro ng kapangyarihan sa iisang pamilya lang umiikot sa matagal na panahon. Kasi walang ibang partido na kumukontra at walang ibang partido na maikumpara doon sa existing family. No, kasi parang ang pinakapartido lang na umiiral ay Partido Durano.
walang ibang family na may kakayanan mag-contest.